Hindi pa humuhupa ang baha sa bahagi ng ilog sa Negros Occidental ilang araw matapos manalasa ang bagyong Odette. Tanging matataas na sasakyan ang makakadaan. Ang mga talabahan na puntahan ng mga bisita at customer nasira. Kabilang sa napinsala, ang kainan ni Jonah na nagsisilbi rin nilang bahay. Sa tabi ng daan muna sila natutulog ng kanyang mister. Kagapit, diri kami sa tungadalan ka tinulog. Kwento ni Jonah, Biyernes pa sila natutulog sa kalsada dahil sa pinsala ng bagyo. Binahari ang malaking bahagi ng Kabangkalan City. Sa paglilibot ni Joel Dabao ng K-CAT, nahirapan siyang makadaan sa City Plaza at City Hall dahil sa lalim ng tubig. Nag-alok din sila ng libreng wifi at pag-charge ng cellphone sa mga apektadong residente. Paghupa ng baha, putik ang tumambad sa mga residente. Kahit saan tumingin, kita ang pinsala. Nabasa ang mga gamot sa butikang ito at hindi na mapakinabangan. Ang bubong na ito sa gitna ng kalye ang nagpapatunay ng lakas ng hangin dala ng bagyo. Hindi makapagbukas ng karinderya si Mang Dodo. Puno kasi ng putik ang gusali. Problema rin ang kuryente at tubig. Since 1984 pa ko din. Sabi niya, ilang bagyo na ang kanyang dinatnan dito simula noong 1984, pero itong si Odette ang pinakamatindi. Sa Sipalay City, 16 na bangkay ang natagpuan at 8 pa ang nawawala. Ayon sa City Disaster Risk Reduction Management Office, inasahang tataas pa ang bilang ng mga namatay. Namahagi ng relief goods ang news team mula sa mga bigay ng mga negosyante at civic groups. Pero ang lalaking ito, bukod sa tinapay, hiningi ang karton para may matulugan. Isinailalim sa state of calamity ang Negros Occidental. Nakuna naman ng video ang paghagupit ng bagyong Odette sa Baay City, Negros Oriental. Pagkatapos ng bagyo, may mga bangkay na natagpuan sa ilog. Lubog sa baha ang bahagi ng lungsod. Pumipila para makakuha ng tubig ang mga residente. Sira rin ang mga bahay at nabagsakan ang mga puno sa manhuyod sa Negros Oriental. Higit 50 ang patay, higit 20 ang nawawala. Ayon sa Negros Oriental PDRRMO, isinailalim na rin sa state of calamity ang Negros Oriental. I think the government has done its part in disseminating the information coming from our warning agencies such as the PAGASA, the regional and the national DRRM council and other agencies of government. Yun pa rin yung usual no, na problema yung response ng tao doon sa panawagan ng government, and a lot of factors came into play, yung tubig baha, yung high tide, yung projected storm surge. Sa kuha ni Bayan Patroller Kenneth Lucio, bagsak naman ang poste ng kuryente sa Gihulngan. Wasak din ang mga bahay at nabagsakan ang mga puno maging sa Baay City, Ayungon, Bindoy, Tayasan at iba pang bahagi ng lalawigan. Humihingi ng tulong ang Bayan Patroller dahil wala pa umanong tulong na dumarating mula sa lokal na pamahalaan. So we're trying to survive here. And then any tulong po from any agencies na who are listening, huwag niyo pong kalimutan ang Negros Oriental ang district po. Mula po tayong Baes all the way to Canlaon, heavily impacted po ang area. Romeo Subaldo, Negros Occidental.